For today's vlog, i-share po namin ni Baby Una ang aking tips kung paano mas mapadali ang pag-labor. So, February 26 po talaga ang aking due date at exactly 40 weeks ng aking pregnancy. Pero noong February 26, hindi pa rin po ako nag-labor, mga momshies. Kaya medyo kinakabahan na rin ako. Nagtanong-tanong ako sa mga mommies at kay Maring Google kung paano ba mapabilis ang labor. First is, kumain po ako na, sinisinog po ang aking baby. Milk ka muna na. First po is kumain po ako ng dates. Dahil yun daw po ay nakaka-help para ma-ripens yung cervix natin. Shout out po sa tito ko na nag-package ng dates mula sa Saudi, sa Riyadh, Saudi. So, yun po ang kinakain ko. 2 weeks before my due date, kumakain po ako ng 7 dates per day. Second po is, nagtitake rin po ako ng pineapple juice. Yung pineapple po kasi daw is nakaka-help din para mag-open na po ang ating cervix and mag-start na ang ating labor. And then, third po na tips namin ni baby ay everyday walking. Nag-walking po ako dun sa aming compound. Dito lang po paikot-ikot sa aming bahay. The more on matagtag po kasi tayo, mas bababa si baby sa ating puwerta, mapapabilis po ang ating pag-labor, mga momshies. Diba na? Ay, gutom na ang aking baby. Fourth po is, nanonood din po si mommy ng exercise for pregnant moms sa YouTube. Sinasabayan ko po yun. 1 week before my labor, yun nga po, nag-start po ako mag-exercise aside from walking. Ano po? Inaantok na po si baby Una. Ito na po baby ko. Share natin sa kanila, baby, kung paano mag-labor si mommy. Inaantok na po kasi si baby. And then, pero nung due date ko po, medyo kinakabahan na po ako kasi hindi pa po nag-start ang aking labor. Kaya, pag nagpapacheck up po ako sa clinic, sabi po nung doktor, wag daw po ang kabahan kasi hanggang 42 weeks po, safe ang delivery. Estimated lang daw po yung eksaktong 40 weeks. So, nung February 26 po, after noon, 27, 28, hindi pa rin po ako nag-labor 2 days after my due date. Kaya, fifth tips po namin ni hubby ay, eto po, na-search lang po namin kay Maring Google saka sa ibang moms sa Facebook pages na ang pampa-open pa po ng service ay mag-do po kayo ni hubby para mag-start ang labor. So, yun po. Nung 2 nights na po yun, nag-do po kami ni hubby. And then, noong February 28, ayun na po, nagsimula na po ang aking bloody show. Lumabas po yung mucus plug sa akin, saka konting dugo sa aking puwerta. So, sign na po yun na nag-open na ang aking cervix. Kaya naman, pumunta po kami sa clinic noong February 28. 2 days after po yun ng aking due date. And yun na nga po, inaiin po ako ng mga OB and 2 cm na daw po ang aking cervix. Nag-start na po siyang mag-open. Pero hindi pa po nila ako in-admit kasi hindi pa daw po talaga yun ang start ng labor pains, active labor. So, pinauwi po muna nila kami. Kaya nag-decide kami ni hubby na kumpletuhin na yung hospital bags ni baby at mommy para in case na mag-start na po ang aking active labor, diretso na po kaming ma-admit sa ER. Pumunta po kami sa mall at kinumpleto ang aming mga gamit like diapers, wipes, mga pagkain ni mommy after manganak, at saka lahat ng pangangailangan pa po namin para ma-admit. So, March 1, hindi na po ako makatulog, hindi na ako mapakali dahil sobrang naninigas na yung tiyan ko. Panigas-nigas na siya, tapos sobrang sakit. Siguro yun na yung start ng labor, kaya pumunta na kami agad sa hospital ulit ni hubby. Nung inaiya ako ng doctors, 3 to 4 cm na mga momshies. So, ayun, effective ang ating mga experience na ginawa para mapa-open ang ating cervix.
So ayun na nga, 3 to 4 cm, pero hindi pa rin daw ako i-admit. Dahil pandemic, kailangan ng result ng swab test para ma-admit sa clean ward or yung walang COVID patients. Dahil pag wala daw po akong result ng swab test, isasali po kami ni baby sa COVID ward with the patients na wala rin pong result ng swab. Kaya naman, nagpa-swab kami ni hubby ulit. Kaso, 24 hours bago makuha yung aking result. Kaya, iyon po mga mamshies. Kung hindi ko po mahintay ng 24 hours, baka i-admit ako sa COVID ward. Ano ba naman kasing pandemic yan? Pinabalik kami after 3 hours. Eh, di ba, pumunta kami 8 a.m. doon. 3 to 4 cm na si mami, mga mamsh. At 3 p.m., bumalik kami sa ER. Inaiipo ulit nila ako. At 4 to 5 cm na po nga ako. Pero hindi pa rin daw po yung active labor dahil wala pa pong lumalabas na panubigan. Pinauwi po ulit kami nila, baby. So, doon na po ako sa bahay nag-labor, mga mamsh. Super sakit. Buti na lang, andyan si hubby. Tinutulungan ako habang nag-labor. And then, bumalik kami at exactly 8 p.m. sa hospital. At yun na nga, 6 cm na po ako. Inadmit na po nila ako sa ER and tuloy-tuloy na po ang aking pag-labor. Sinalpakan po nila ako ng pampahilab lalo para diretso-diretso na po ang aking labor. At yun na nga po, 10 p.m. po ng gabi, 9 cm na po ako. Tinakbo na po ako sa delivery room at nag-start na pong i-deliver si baby. Mga 10 iri po siguro, push. At finally, lumabas na po ang aking little princess Una. Grabe mga mamshies. So, super saya pala maging isang mommy. Dahil first time mom po ako. Napaka-exciting. Worth every pain po ang aking na-experience. Dahil paglabas po ni baby, nung marinig ko po ang kanyang iyak, grabe, nawala po lahat ng sakit sa labor, sa pag-ire, yung pagtahi sa'yo. Lahat po yun mawawala pag nasilayan mo na ang iyong munting anak. At yun nga po mga mamshies, ang aking mga tips para mapabilis ang pag-labor. First po is, kumain po ng dates, 7 pieces per day. And then second, pineapple juice. Third, walking, exercise. Fourth, yun din po, exercise. And then, fifth is makipag-tulog kay hubby. Yan lang po mga mamshies. Tulog na po ang aking baby girl. Goodbye! Thanks for watching!